putulang mga bulaklak dahil putul-putul na siya, gagawin ko na siya ng paraan kung paano magbebenta. Anong gagawin? Naisip ko dahil malapit na ang Valentine's Day, gagawa ako ng heart shape. Dati nung nakaraang taon, gumawa rin ako ng heart shape. Nabili naman bago pa ang Valentine's Day. At kahit hindi Valentine's Day at hindi naman siya red, ay nabibili siya na yung heart shape na ginawa ko dati. Marami na akong nagawa ng heart shape dati. Ito nga, itinusok ko na sa floral foam. Hinati ko itong floral foam. Hindi ko na naibidyo kanina kung paano ko siyang ginawa. Para tumigas yung floral foam, nilagyan ko siya ng plus ng karton. Tapos idinikit ko na siya ng glue stick. Tapos ayan, pinag-mix ko lang yung kulay niya. Tapos nilagyan ko ng stick kasi ang gagawin ko rito ay stand bouquet na lalagyan kong wrapping. Ayan, mix na kulay. Kung ano yung available na kulay dito sa aking mga pinagputulang bulaklak, siya yung gagawin ko. At para magmukhang bago rin yung bulaklak, ay hinugasan ko at pinunasan ko siya. At pagkatapos ay i-sprayan ko rin ng pampakintab. Ayan. Tuloy-tuloy lang gagawin ko. Ay, bibidyo ko pag natapos. Ito nga, tuloy-tuloy ko na rin gagawin dito. Yung mga dark color yung lalagay ko sa gilid. Para yung hindi dark color ay sa gitna. Yan, sa mga gilid ko lalagay sa edges yung mga dark color. Yan, tuloy-tuloy lang ang tusok. May nabili naman ng mga ganito. Yung mga nagmamadali. Tsaka maganda naman yung mga combination ng kulay. Complement naman siya sa bawat isa. Yung katulad ng pink, light pink, purple. Para hindi matingkad ang kulay, kaya hinaluan ko siya ng puti. Yan yung tinatawag na complementary color. Sa pagpo-flourish nga pala, dati yung mga kulay-kulay eh hindi ko masyadong pinag-aralan dahil nung college ako ay mayroon akong subject na arts. Hindi ko pinapansin yung mga color-color na yan kasi sabi ko bahala na yung pag-mix-mix ng kulay. Pagdating pala rito, yung mga tertiary color, primary color, magagamit mo yan sa pag-aarings. Ang madalas ko nga palang ginagamit sa pag-aaring sa bulaklak ay yung complementary color. Nung una punta ko rito, contrasting color ang mga nagugustuhan ng customer. Yung red and white, red and yellow. Pero ngayon, hindi na magaganda yung mga ganung combination. Ayan, mamaya pakikita ko sa inyo pag natapos na. Tutuloy-tuloy ko lang gawa. At sa side naman, ito yung ginagawa ko. Ayan. Fold ko. Ganun ko lang. Tapos, lagyan ko ng tape. Nag-senda ba si ano ng tabura? Si Gifto. Mamaya pakikita ko sa inyo pag natapos na kasama yung balot. Ayan guys, natapos na itong aking ginagawa. Ayan. Ista nang gagawin ko siya. Ayan, naglagay ako ng floral foam. Pwede siyang may tubig, pwedeng wala. Kasi minsan nagpapapalit yung customer. Gusto lalagyan ng fresh flower sa ilalim. Kaya nakaready lang to. Tsaka para mabigat yung binasa ko ng konti. Para hindi mabubwal-bwal. Nalutan na yung ginawa kong heart shape kanina. Hindi ko lang nakita yung pagsimula. Pina-slant ko siya ng konti yung pagkalagay ng bulaklak. Mag-double tape tayo para mabilis. Pero minsan gumagamit kami ng rubber. Para yung rubber, suot ka lang ng suot ng pambalot na aayos mo pa sa susunod. Ito naman, ganito lang, dikit lang ng dikit. Tanggalin lang tong double tape. Ay, yung pinaka-cover. Ayaw matanggal. Ayan. Tapos, maglalagay na tayo ng susunod na pambalot. Ayan.
Ayan. Tapos ito yung side neto. Ni-ready ko na, nilagyan ko na ng kuwan. Nilagyan ko na siya ng in-stapler ko na siya para dikit na lang ako ng dikit. Ayan. Ayan, para hindi aksaya sa double tape, gagamit naman tayo ng rubber. Higyan natin. Lagyan natin ng rubber. Ayan. Sensitive yung pambalot natin. Madali siyang malukot. Kaya siniga ko yung aking ano. Bawasan ng konti itong mga nakausli. Ayan. Excuse me. Walang virus yun. Ayan. At lagay natin yung pinaka-sentro. Tama. Ayan, yung pinaka-sentro. Yung sa side. Lagay natin yung pinaka-side. Baba natin ng konti. Tapos ilalagay natin ng konti. Ito ng kabilang side. Kaya sa mga bouquet hat andek. Bouquet sir, you want? Yeah. You want red roses or mix? I want the mix, but I don't know how much. Like we have a nice day. God bless you all. Muli, maraming salamat. Have a nice day. Pala nakapalo, palo na lang po. Babalikan ko rin kayo. Maraming salamat.